Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another incredible Filipina warrior of World War II. Siya ay si Elena Poblete alias Commander Maming. Filipinas are known to be strong and resilient, yet loving and caring. Throughout history, we've seen few Filipina heroes who stood up and fought for our freedom, but very few of them actually make it to the history books. At isa sa kanila ay si Elena Poblete. Bilang anak ng komander ng HOC na si Jose Poblete alias Komander Banal, hindi nakakagulat ng tahaki ng batang Elena ang katulad na landas. Ang kaunting impormasyon na mayroon tungkol sa mandirigmang kapampangan na ito ay nagmula kay Moises Lopez, isang veterano ng HOC mula sa Minalin na kabilang sa parihong eskwadron kung saan si Elena na kilala rin bilang Commander Maming ay nagsilbing Commander. Noong 1943, pagkatapos na nakakapagod na pusa at daga na habulan sa mga Hapones, nagpasya si Commander Maming na umatras sa saguin at bigyan ng maraming oras ang mga sundalo para makapagpahinga. Napatunayang nakamamatay ang desisyong yon. Sa ilang kadahilanan, natunto ng mga Hapon ang kanilang lokasyon. Ang mga sumasabog na bomba ng kaaway ang gumigising sa kanila kinaumagahan. Mabilis na nalaman ng mga Hawks na sila ay inaatake. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng sapat na pag-iisip si Commander Maming upang utusan ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay sa mas maliliit na grupo. Pagkatapos ay sumama siya sa iba pang mga sundalo ng HOC sa front line ng depensa. At sa paggawa nito ay ginawa ang kanyang sarili na madaling target ng mga Hapon. Di nagtagal pagkatapos nito, sinalubong ni Elena Poblete ang kanyang kalunos-lunos na wakas matapos ang isang bala na tumago sa itaas ng kanyang kanang kilay. Thank you very much for watching. And according to Edward Dunedin, don't give up in times of difficulty. Persevere on, as there will be an end to this.